So, nagpapahinga tayo dito sa likod kahapon, mga kanayon. At habang nagpapahinga tayo, napansin ko yung tanim ng kapitbahay, yung sampalok nila. Ang gaganda ng talbos, lalago ng dahon. Kaya sabi ko parang sarap ang sinabawan na. Kaya yun, napatalon tayo bigla sa likod. Kung saan malimit nagkwekwentuhan, nakatambay yung mga chismosang palaka. Sakto, andito sila. At nagkataon naman, nandyan sila, natsambahan natin. Kaya ito, magsisinabuan tayo. Magluluto tayo ng sinampalukang chismosang palaka. Yun yung ating uulamin ngayong araw. At ihigop tayo ng sabaw. Patutuyuan lang natin ito ng katas. Lalagay lang natin sa tanglad, saka natin patakan ng patis para mawala yung kanyang lansa. Saka natin siya sasabawan. Pag natuyo na, tanggalin lang natin itong tanglad, paltan natin ng luya, saka patakan natin ng patis ulit, pampalasang sangkap, pala, saka natin lagyan ng sabaw. Saka natin lagay itong talbos ng sampalok. Tapos tayo, makakahigop na tayo ng sabaw. Sabaw ng sinampalukang chismosang palaka. Maraming salamat naman sa patuloy na biyayang pinagkakalob nyo sa amin. So, eto, lagi natin kasama, meron tayong patis sa usawan. Patakal lang natin ng kalamansi, saka pampagana, yan, sibuyas. Eto yung ating ihigoping sabaw. Tumatay sa sabaw, talagang Tom Jones na. Sarap. Lasang-lasa ko yung dahon ng sampalok. Ito yung ating kapal na laman. Palambot natin siya ng gusto kaya. Hiwalay na. Ang lasa ng laman. So lang natin dito sa ating patis. Ay, Ka Nayon. Sarap na laman. Baka nga yung iba, hindi kumakain ng ganito. Natatakot sa itsura. Pero sa bukid, malimit na maulamin niya. Hindi na nakakahating ng palengke. Kasi sa daan pa lang, nabibili na. Nauubos na. Ito yung masarap dyan, sinampalukan. Yung dahon niya, yung talbos. Sakto-sakto yung asim.
Ito yung hita niya. Higit na nga natin yung ating patis. Palalaman. Ah. Ito dahagod yung sabaw. Natis, pagana. Ayos. So, maraming salamat po ulit mga kanayon sa patuloy niyong pagsama sa amin. Cheers po sa atin lahat. Ah.